yung dagdag ng araw ngayon, lumabas na si Haring Araw natin. Ayun na, sa likod. Yun. Baka wini-welcome na ni Lauren si Daisy. Ayun, alam niya, magpa-party na si Daisy doon. Yung araw na ngayon eh. Ayun na. Yun po. Ay, meron sila mga pato dito. Ayun na. Ito nila mga pato. Ano nga ganito, hawak ka dito kasi very steep. O, mga pigeon sila. Ayan. Ikot lang tayo. Nakasnack. Pero I don't feel like eating kasi. Wala akong gana kumain. So, yun. Hintay lang natin si Daisy na matapos na yung procedure niya. Then, we go home. Wait. Ito. Sa Pet Valley. It's around 3:30 now. I'm still waiting for DC na matapos ang kanyang cremation. So, I'm still here na Pet Valley silang kalite. So, maganda po ko. Refreshing thing na yung nature na nakaka-peace ba siya? Pigeons really bad. Sa pag-aaral ng grass. And may sinag-araw tayong hari-araw tayo na yung lumabas na shock pa rin hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala. Tinitinan ko yung photos niya. What will I miss about Daisy? I'll miss everything about her. Dog I ever had na walang complaints. Meron pa kaming vlog na unboxing her outfits kanina. Lahat eh. Yung smile niya, yung kanyang pagka-cheerful niya, yung tahol niya, yung kanyang pagiging matapang kahit na maliit siya, lumalaban siya, na lahat-lahat, yung smile niya, yung kisses niya, mamimiss ko, ano pa ba, lahat eh, yung katakawan niya, kasi mapili siya sa pagkain niya, pero ano, kailangan mo siyang suyuin, ganyan, paghihintay niya sa akin sa labas ng gate hanggang dumating ako yun kasi hap siya ng hap para siyang kangaroo kaya sa kangaroo so for us mas wala na ako maliit na tumang-tuma pag meron ka ng joy ride marami po siyang naging video sa akin sa vlog ko sa YouTube lagi ko siya kasama kita kaya ka joy ride mga ganun na so yun ang namimiss ko kanya sa langit sa memories ni si and until we wait pa ganun na so we'll just have to wait for her na ma-uwi na siya ngayong araw na to kaya hihintayin ko na lang po yung ano yung matapos ang cremation at ako na then we can go home uwi ko na po si Daisy. Yes guys, I would just like to say thank you po sa lahat po ng mga taong tumulong sa akin sa mga for ninangs po ni Daisy for parents ko po tulad ko na nag-extend po ng tulong nila na mabigyan po ng maayos na huling hantungan po si Daisy yun po I would just like to say thank you sa mga taong tumulong na ma-raise po yung 7,000 po na cremation po ni Daisy na here in Pet Valley, it wouldn't be possible kung wala po kayo sa mga donations niyo po, sa mga pledge niyo po sa kanya. For the last time, mabigyan natin ng maayos na last resting place ni Daisy. Yun po. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat from the bottom of my heart.
Ana Wong, thank you so much for this opportunity na pinahiram mo sa akin si Daisy, na pina-adapt mo sa akin, ng tulong mo. We've been closer. You're like a sister to me, you know. Your family mo, you're like a sister to me. So thank you, Ana. Even though wala na si Daisy, we'll keep in touch. Don't worry, when you get back from the States, mapaano ko sa'yo si Daisy, yung ano niya, ashes niya. You know? Dami nating ano, plano for Daisy. Kaso, yun nga, nag-goodbye na siya ang aga-aga. Gumanda na siya sa akin. Gumanda na yung ano niya. Katawan niya, tumaba na. Kung kailan naman maganda na siya, hindi na siya kukunin. Siguro nga pinipare na lang siya ng test na umayos yung katawan niya and para may grand entry siya sa heaven, sa gates na ang ganda-ganda man niya. You can see it, obviously, how she looks now. She's so happy with me. And I'm happy with her too. Na napaganda ko si Daisy. I never thought na ganun 4 kilos na pala siya. Kaya tumaas mo ng 1,000 yung kanyang cremation services needs. Okay, may extra naman. So, yung marami pong salamat sa inyo. Sa tulong niyo na maiuwi ko si Daisy ng maayos. Kaya, sa lahat ng kind words, there's no words to explain how I feel right now. I'm so thankful na may mga taong baka sabi nila, oh, eh lang yan, it's just a dog, you know, na bakit pa, you know, ilagay na lang sa lupa, na normal na lupa, pero this is different. She is an amazing dog. She's special. Eh, hindi pwedeng ganun-ganun na. Nagulat lang ako kasi okay na. Maayos na siya. May mga damit na siya. May mga outfit na siya. Eh, hindi na niya magkagamit pala. Yun lang pala kami. Nag-rampa lang siya. Nag-log niya. Nag-dressfitting lang siya. And yun, I will keep her, all her clothes. Kasi nandun pa yung scent niya. I'll keep that. Yung ganun. And I'm just so grateful na may mga free parents out there na they're trying to reach out also. You know, may minsan iba hindi ko kilala. Kilala ko na acquainted ko pero pagdating pala sa mga aso may soft heart pala sila sa ganun. This is family to me. She is like my daughter. So, para akong namatay ng anak. Ganun. I'll never be ready. Yung scars nandito pa rin yan. I should have done something. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin yung sarili ko. And guys, this is a big lesson for all the for parents out there na if you have a smaller breed, don't trust your large dogs. You know, isama sila. Combine them together. Kasi, it's malagang just a snap, wala na. Walang kalaban-laban yung maliliit na dog. Talagang ano, wala eh. Yun, hanggang doon lang si Daisy. I just pray na Lord will give me strength to accept this tragic death of Daisy. Yun lang naman yung ano ko na give me strength na matanggap to. Eventually, hilong din yung mga sugat. Accept ko para to let go of her. Mga okay na siya. Walang worry ngayon si Daisy kung kasi she's always waiting for me sa gate. Yun lang siya. Tayo patiently waiting for me. Kaya makauwi ako. Yun lang naman yung ginagawa ng aso ngayon. Antayin ako. She waited so long. I was too late to get back home. I was really too late.
oras to leave. If only I was there, siguro, maitakbo ko siya sa hospital, or kaawat ko yung sinong yung asin niya. Nobody in the house, so ano, hindi ko pwede kumalang sila. Walang kasama. Yun na nga. Kahit hindi na mag-worry si Daisy, okay na. Okay din si Mama. Kanyo, anak. Together with Casper, your kapatid na Shih Tzu, and your papa, talagang owner mo, who died a few months ago, no, September, tama ba? Remember, September, si Tito, na siya ni Tito, sama-sama na sila nila, Daisy ni Casper, I'm sure na miss siya na, I miss na yung true owner niya, salamat po na pinahiram niyo sa akin si Daisy. Salamat po dito. Thank you everyone. Thank you. And also would like to say thank you to Pet Valley for giving Lacey the best final resting place ni Ina. Inintay ko lang si tapos okay yung kanilang ano dito eh. Friendly mga staff nila. Talagang may meron silang compassion, kung ano mo, emotional support sila sa'yo, emotional support, ganyan, parang you feel like they're really concerned to your needs and how you feel right now, they're very sensitive, how you feel, yun, as much as they can help you, they will help you, ganyan, napapacharge nga ako ngayon kasi yung cellphone ko nga eh. No, but sa kakataranta ko, sa malaki kong bag, eh, hindi ko na naisip yung mga charging ko. Hindi ko alam pag matagal pa lang, ano, cremation, 2 to 3 hours. It's around 4 o'clock in the afternoon. Still waiting. Gusto ko talagang mag-snack kasi para wala akong appetite na mag-snack. Alam niyo yun, parang wala lang. Ayoko lang mag-snack. Hintay ko lang si Daisy na matapos yung procedure sa kanya, then I'll bring her home. Yun po. Kaya kayo, kung meron kayong mga pets na gusto nyo ipa-cremate, i-living, dito sa Pet Valley, silang Cavite. They will assist you in all your needs kung gusto nyo ipa-cremate sila. Meron silang burial dito. Meron sila yung mga any pets dito na na-accept nila. Hindi lang dogs, lahat. So, yung bigyan nyo ng the best resting, last resting place yung mga pets yung punta kayo dito sa Pet Valley. They will really give the best for your beloved pets. The pastor na yun. Ito yung ayoko na feeling ngayon. Mamatayan ka ng aso kasi hoda may sakit yan, nasagasaan, nahulog, or napatay ng, ito nga yung ano ko, napatay ng kapwa niya aso, larger dogs na yan. Ito yung mga ayoko, yung mga scenario na nightmare for for parents, lalo na pag wala ka doon, na sana you have done something, na sana you naisave mo man lang kahit pa naisalba mo man lang siya. Ganon. Kaya, ano, nagpabayarin ako eh. Hindi kasalanan ko rin naman. Kaya ako. So, yun. Alam ko, kasalanan ko din. Nagpabaya ako. Kampante ako na they won't touch easy. I was wholeheartedly trusted my dogs. Eh, they won't touch, they won't hurt Daisy, but they did. And hindi ako alam kung sino sa kanila, you know, sa dami kong dogs, hindi ko alam. I have suspects, pero
can I do? It's their instinct. Ganun, wild talaga sila. Instinct nila. Kaya po hindi ko nabuksan yung napagamit sa kanya yung mga damit niya. Sana na one day lang pala niya magagamit yung shirt niyang red. Tapos wala na. I don't know kung yung nag-trigger kasi red yun sa mga dogs. Hindi ko alam. Wala po kasi akong hindi ko naisip na magagawa ng mga aso ko yun sa kanya. Kung ganun ba na papatayin siya. Wala kasi pag na doon kami, wala talaga. Walang ka-trace-trace na they never touch DC. They never touch DC. Pero ngayon lang, what happened? I don't know. Ngayon, iniisip ko, pero kasi kung nabuhay siya, marami siyang tama eh. So, hindi rin talaga parang kinuha na talaga siya. Bilis lang eh. Dami kong ano, gusto ko siya ipasyal. Kaya inano ko siya, inoutfit ko siya. Sabi ko, I want to have babies. Bibigyan mo ako ng apo-anak, mga shih tzu. Pero pa kaming vlog mo nung in-hit siya, hindi naman nag-push through. Wala siya, hindi siya na nabuntis kasi nga wala siya still a baby. She's just 2 years old. Sabi ko, kung ready ka na sa next in-hit mo, magpapaano tayo para mabigyan mo si mama ng mga little DC. Wala na. Wala ng DC. Wala na. So, yun guys, lagi na sa ulit sa pagsisisi sana. Only I've done something, pero wala na doon eh. Wala na si Daisy. She's more happy now. She's very busy right now. Takbo na takbo. Para, you know, all her smiles, yung kanyang pagtahol niya na matinig, na malakas, yung kanyang strong personality niya. Ang ganyan yun, yung namimiss ko kay Daisy. Yung kisses niya, ang dami po. For the short span of time, I've been super attached to her. Every night, every day, I always think of her. Nakakain na ba? Sana ba siya? I even do her hair. Ngayon ko lang siya, ginagroom ko siya ngayon. Kasi sabi ko para makita yung mata niya. I can see her eyes kasi humahaba na hair niya. Wala akong time pumunta ng groom. Ano, pag-groom siya, ako na nagupit. Bakit pa? Ako na lang. Marunong naman ako. Yun si ko, Daisy, gugupitan kita. Pag inugroom ko siya, Daisy, gugupitan kita para I can see your beautiful eyes. Yun, kaya kahapon, last kong titingin kita sa kanya sa bago kami sumakay ng tricycle, ang mom ko, nakasilip, kakadungaw siya ganun sa gate namin. Yun na. Goodbye-bye. Yun na pa yung last namin. I said goodbye to my dog. Oh my God. I never said bye-bye to them when I go out of the house kasi nga ayoko makita yung mukha nila. Ayoko. I don't want to see their faces because it's so painful for me to leave them a little, you know, to leave them just for a while kasi gusto ko lagi kasama sila. Yun ang nga nangyari. Nang nangyari. Pagbalik ko, wala na si Daisy. And I scream at the top of my voice. I'm pretty sure narinig ng buong street namin yun na bakit? Bakit si Daisy pa? Bakit? Wala lang bay-bay po. So, bakit siya? Bakit siya? Tragic. Death niya. Grabe. But for me, it's heinous crying nung ganun. Huli pero hindi kulong. Alam mo yung ganun. Kasi paano ko
wala akong ano eh, wala akong, may suspect akong dogs ko, pero wala ako dun eh, hindi ko alam kung sino talaga sa kanila, ano, kumagat kay Daisy, patay kay Daisy.